Hi Fire Signs! Happy Hearts Day po sa inyong lahat. Ito ang inyong 365 Days of Tarot ngayong February 14. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Aries, Leo, Sagittarius. This is for you. This is for Fire Signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, meron tayo ditong swindler. Swindler, and meron tayo ditong addiction. So, meron yata sa inyo dito na addict sa sugal. Or, this could be partner nyo, tatay nyo. Ayan. So, mag-ingat din po kayo kasi swindler, ayan. Baka maloko kayo, no? Pagdating sa pera. So, mag-ingat din po. Okay? Mag-ingat sa inyong kaperahan ngayong araw kasi baka mabudol kayo. Dahil yung iba sa inyo, Fire Signs, maaaring mayroon kayong mga karelasyon and baka, ayan, ibig sabihin, maging over-over yung gastos nyo. Ayan, kasi dahil baka kasi yung iba sa inyo, yung love language nyo is mahilig kayong magregalo. Yan, baka mapamahal. So, maging practical po tayo ngayon, lalo na mahal. Ang mahal kaya ng asukal. So, naiisip ko tuloy ngayon, kung nagbe-bake pa rin ako hanggang ngayon, nako, wala akong kikitain kasi hindi ka makakapagtaas ng presyo. So, nafe-feel po yan ng mga negosyante ngayon, lalong-lalo na yung nasa food industry. So, alam kong feel na feel nyo yan yung pagtaas ng oil, pagtaas ng asukal, ng harina, lahat na. Pero sabi nga, tuloy lang ang laban. So, tsaga-tsaga lang. Okay, so kung meron naman po kayong mga addictions sa drugs, saan ba? Sa mga bags, sa mga branded na damit, sapatos. So, siguro ano, hinay-hinay muna tayo. Fire Signs, okay? Kung ano man yung mga pinagkaka-addikan nyo ngayon, yung tipong feeling nyo nare-relax kayo, pero ang totoo na uubos yung pera nyo, diba? So, pag-isipan nyo pong mabuti kung saan nyo ginagastos ang inyong pera at tignan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. So, pasensya na po kayo, may naririnig na naman tsaka yung naghihilik. Naghihilik na naman yung alaga ko. So, meron tayo ditong activation. Okay? So, yung iba naman po sa inyo, nakikita ko dito, nag-i-invest kayo. So, maybe this is stock market, di ba? Hindi nyo pa nahahawakan yung pera nyo. Pero, nakikita nyo yung pagsipa niya. Okay? So, wind activation. So, ano ba yung mga kailangan nyo i-activate? Ano ba yung mga kailangan nyo umpisahan regarding your health, regarding your finances, or regarding your love life? Para mas maging maayos siya. Tignan pa po natin kung ano ang mensahe sa'yo, Spirit Guide. Ano po ang mensahe natin? So, meron tayo ditong meditate and contemplate. O, diba? Dapat pag-isipan nyo talaga yung mga hakbang na gagawin nyo ngayong araw. Kung meron nga kayong re-regaluhan, tama ba yung, hindi, tama ba yung ire-regala mo? Practical ba siya? Magagamit ba nung tao? Oo, alam mo na magiging masaya siya kasi galing sa'yo yung regalo na yun. Pero, diba, madami kasi ngayon talaga practical na. So, instead of bouquet of flowers yung ibigay mo, iba nga gusto cash na lang. Or, bigas, diba? You're very close to achieving your goal. So, i-activate mo na yan. Umpisahan mo na kung ano man yung mga dapat mong umpisahan. Fire Signs, kasi ayan, no? Maaring yung iba po sa inyo, talagang marireach nyo na yung goals nyo. Meron na kayong nakikitang progress. Ayan, so huwag kayong huminto. Kung wala naman sa ngayon, wala pa kayong nakikitang progress, huwag kayong masyadong magmadali. Dahil ang pag-asenso ay hindi minamadali. Step by step yan. Kasi pag nakuha nyo yan ng mabilisan, maaring mali yung mga maging desisyon nyo regarding that money. Diba? Kapag nananalo nga yung iba sa inyo sa sugal, diba? Ang bilis lang maubos, lalo na kung puro liabilities ang binibili mo dyan. Pero kung assets, pinapasok mo sa negosyo, yon mas tatagal kasi umiikot yung pera mo, nadadagdagan siya. Pero kung puro liabilities lang yung mga binibili mo, for example, bibili ka ng cellphone, ng motor,
or kung ano man, basta yung ginagastusan mo, pero hindi naman nag-generate ng income sa'yo, or hindi naman nagbabalik ng income sa'yo, that is liabilities. So, pag-isipan nyo pong mabuti yung mga pinagkakagastusan nyo talaga. So, tignan pa natin regarding your money, regarding your finances, kung ano pa yung advice sa'yo ngayong araw, fire signs. So, ano ba? Okay ba ang Valentine's Day mo? Actually, there is, ano ba to? Sa Tagalog, basta parang karumal-dumal, parang ganun. Basta malala yung talagang story behind Valentine's Day. So, kung you are keen to know it, isearch nyo na lang po sa Google. Basta hindi siya sweet, hindi siya nakakakilig. Yun yung real story. Kaya merong mga Pilipino na hindi nagse-celebrate, or all over the world, mga tao, diba, na hindi nagse-celebrate ng Valentine's Day kasi meron talaga siyang ibang meaning. So, kung alam nyo yon, okay. Pero ako sa mga gustong malaman, search nyo lang po sa Google. Yan, para buo, diba? Para mabasa nyo talaga. Focus on your priorities. Diba? Ito yung sinasabi din sa'yo dito. So, yun nga. Diba? Ito din yung sinasabi sa'yo dito. Maging practical ka. Fire signs. Focus on your priorities. Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Okay, so know your priorities, fire signs, and kung alam mo na yung priorities mo, yun po yung yun yung bigyan mo ng attention, yun yung bigyan mo ng time, diba? Para mas mag-grow pa siya, para mag-blossom siya. Sabi nga, activation. So, kailangan mo na yung i-activate kung ano man yung mga naiisip mo. So, tingnan natin pagdating pa sa iyong career. Pagdating po sa career ni Fire Signs, Spirit Guide. Meron tayo ditong Six of Pentacles. So, marami din talaga sa inyo. Mabait kayo. Very generous. Oo. Pagdating sa iyong career, meron tayo ditong The Emperor. Ten of Pentacles. Wow, napakaganda ng iyong career. So, maganda naman yung tinatakbo ng career mo. Fire signs, yung iba nga sa inyo, sobrang addicted na kayo sa pagtatrabaho. Feeling ko, more than 10 hours a day kayong nagtatrabaho. And also, basta trabaho lang kayo ng trabaho. Yun yung nakikita ko sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, alam nyo na yung priorities nyo eh. Alam nyo na yung uunahin nyo. At saka meron nga kasi kayo dito yung inaabot na goals. So, ayan, pasensya na kayo. Medyo nawawala ako sa focus. Ayan, focus on your priorities. Ang ingay kasi nung alaga ako. Diba? Pinapalabas ko, ayaw lumabas. Four of Pentacles. Ang ganda ng pasok ng pera sa'yo. Ngayong February. O kaya ngayong araw, oh. Kotang-kota ka dito. Yung iba sa inyo may magbibigay sa inyo ng pera. Bonus, yan. So, ito ka, The Emperor. Nagfo-focus ka talaga sa sarili mo. Nagfo-focus ka sa iyong career. Yun yung nakikita ko sa'yo. And also, ayan, no, ang dami mong gustong i-achieve. Ang dami mong naiisip talaga para pagkaperahan. So, nagiging matalino ka dito. Fire signs pagdating sa iyong kaperahan. Yan, o diba? Five of Swords. Kaya lang, mag-ingat ka din sa mga taong pinagkakatiwalaan mo dyan sa inyong trabaho. Kasi hindi naman talaga lahat ng tao dyan, diba? Totoo sa'yo. So, huwag ka masyadong maging mabait. Huwag ka maging masyadong friendly. Ayan. Kaya yung iba sa inyo, nabubuli kayo. Fire signs kasi, masyado kayong friendly. Napakabait nyo. Oo. So, tingnan natin pagdating naman sa iyong love life. Tignan natin. Pagdating po sa love life, soulmate, you are dealing with your soulmate.
Sabi, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Ano pa po, spirit guide? Para sa mga fire signs, love message please. So more on pera talaga. Swerte ka sa pera ngayon. Madami sa inyo. Nakikita ko din kasi dito, alam mo, fire signs. Yung iba sa inyo, hindi nyo kasundo yung mga in-laws nyo. So maaring yung iba sa inyo, pinaparinggan kayo. Parang dito kinakalma mo yung sarili mo. Ah, yung iba sa inyo. Alam ko na yung you're very close to achieving your goals, your goal. So siguro this year, this month, ang prioritize nyo ay, yung pinaprioritize nyo is makalipat ng bahay. So konting tiis na lang yan para sa mga may problem sa in-laws. Mahirap naman talaga kasing kasama yung in-laws sa bahay. Kahit sabi mo na okay kayo, iba pa rin talaga yung nakabukod kayo. So as much as possible, kung kaya nyo naman po, ayan, sa mga fire signs na nagbabalak mag-asawa, na may asawa, mas okay talaga is bukod kayo, bumukod kayo. Healing. Imagine yourself and your loved and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Ayan, so may magpa-patch up dito, make up, yan, para sa inyong relationship. So, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. So, para yan sa mga single. Diba? Tignan natin, para sa mga single. Ano pa po yung mensahe sa'yo? Ano yung parating sa mga single ngayong araw? Meron tayo ditong 8 of swords. Meron tayo ditong 6 of wands. So, yung iba sa inyo, ready na kayong mag-move forward pagdating sa inyong relationship, pagdating sa inyong love life. Okay? Fire signs. Ayun o, 6 of wands. So, iba sa inyo, parang naka-move on na kayo. Ayan, ready na kayong tumanggap ng suitors. Ayan. So, maring yung iba sa inyo, may ina-entertain talaga kayo. Ay, madami kayong matatanggap ngayon na regalo. Oo. Meron ako nakita, ha? Brown paper bag. Hindi ko alam kung bakit doon nakalagay yung regalo sa'yo sa brown paper bag instead of red. Siguro baka kaibigan or katrabaho mo yung magbibigay sa'yo. Tignan natin. O kaya, maaring pagkain yun. May magtitreat siguro sa'yo ng fast food, ganyan. Or basta pagkain, fire signs. Tignan naman natin para sa mga single. Ayan o, totally healed na po yung iba sa inyo na mga single. Siguro ang minamanifest nyo ngayon is yung inyong soulmate. So, yung iba sa inyo, fire signs, you are dealing with Pisces. Oo, Pisces. O, water signs, yan. Queen of Cups, para to sa mga in a relationship. Meron tayong 8 of Cups. Yes nga, oo. O, 10 of Cups, tama. Sa inyo tong healing na to. Oo. And yung iba naman po sa inyo, pati din itong, yung it is important to step back. Yan, yung iba sa inyo, Talagang nandun na yung maturity level nyo. Fire signs, yung iba po sa inyo, nahingi pa yata kayo ng advice from your friend. Sige, iwan mo muna. Magpalipas ka muna ng oras. Yung iba sa inyo, tingnan nyo. Parang may iniwan kayong sitwasyon dito. So, maring nag-aaway kasi kayo nung mga nakakaraang araw. Pero ngayong Valentine's Day, magiging okay kayo nung iba sa inyo, ka-live-in nyo na to O, iba sa inyo, may anak na kayo. Pero tignan nyo, babawi sa inyo yung person nyo. Kasi ang nakikita ko dito madalas, fire signs, feeling left out ka. Para bang feeling mo walang nakakaintindi sa'yo. Feeling mo hindi ka naiintindihan itong karelasyon mo. Diba? Parang ayaw kanyang intindihin. Yun yung madalas na feel mo dito sa relationship nyo. Para bang feeling mo ikaw lagi yung may mali or ikaw lagi yung nagbibigay dito. Pero ngayon, ayan,
mas magkakaroon kayo ng intimate moment ng person mo. Ayun nga, magpa-patch up, magme-make up siya, make up sa inyong relasyon. Tignan naman natin para sa mga para sa mga married. Para po sa mga married spirit guide. Ano po ang paparating ngayong araw? So, meron tayo ditong Four of Cups, The Lovers, ano pa po? So, yes, yung iba sa inyo, napangasawa nyo talaga is your soulmate. Seven of Swords. Okay, kaya lang kasi, ito yon. Yung iba sa inyo, nag-iisip kayo na may iba talaga yung asawa nyo. Pinag-iisipan nyo sila na may third party. O sige, pagbibigyan kita dyan, fire signs, kasi baka naman may nakita kang ebidensya. Or napakataas ng intuition mo, nafe-feel mo talaga na may tinatago sa'yo yung person mo. Actually, meron talaga siyang tinatago sa'yo. Seven of Wands. Oh, very challenge yung person mo. Hindi kayo okay. Yung iba sa inyo. Meron talaga kayong problema. Ayan o, sabi dito, huwag mong pilitin. Kung kinakailangan, mapag-isa ka, sige. Pag-isipan mo muna yung mga nafe-feel mo. Pag-isipan mo kung ano ba yung susunod mong gagawin. Diba? So, kung meron po kayong anak, ano ba yung kailangan mong i-prioritize, 'di ba? Oo. Yung iba sa inyo kasi talaga yung asawa nyo, mayroon talagang sakit. Ayan, addict siya sa babae. Babaero. Kaya ayan, nalulungkot kayo kasi tapat kayong magmahal, fire signs, tapos ayun, niloloko lang pala kayo. 'Di ba? Yung iba nga sa inyo parang meron ako dito na feel, nagsisisi. 'Di ba? Yung ang dami-dami mong nireject na manliligaw before. 'Di ba? Tapos dito ka napunta sa babaero. Ay iba sa inyo, medyo hindi ko alam kung natatawa kayo nung narinig niyo 'yan, pero yung iba sa inyo talaga meron. Oo, di ko alam kung nagsisisi kayo, tinatawanan niyo na lang yung mga problema niyo. Ayaw niyo nang isipin. Oo. Basta ang mahalaga, ayan, kung napapagod ka na dito sa relationship nyo, magpahinga ka, huwag mo masyadong pilitin yung sarili mo. Okay, so itreat mo na lang siguro yung, kung hindi kayo okay ng asawa mo, itreat mo na lang yung mga anak mo. Or magluto ka dyan sa bahay, di ba? Be practical. So, hindi naman kailangan lumabas, lalo na ngayon, di ba? Hindi pa naman sobrang okay. Ayan. So, yan lang po ang mensahe sa'yo ngayong araw, fire signs. Maraming maraming salamat. And see you again on my next video. Enjoy the rest of your day. Bye-bye!